Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1970. Sierra Madre, Bulacan. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Mendoza. Hindi ko tunay na pangalan. Dahil nga sa madalas din akong tinatawag ng aking mga kaibigan sa aking apelyedo. At ang aming lugar, ang pinaka-backbone ng Luzon, ang bulubunduki ng Sierra Madre pagdating sa pagkukunan ng tubig. Isa ako sa panatiko pagdating sa espiritual na kakayanan, lalo na sa pangsariling proteksyon at para sa aking pamilya. Dahil na rin iyon sa sarili kong karanasan, magmula noong malunod ako sa ilog, sa pag-aakalang hindi na ako mabubuhay. Mahigit 50 anyos na nga pala ako sa panahong ito. At noong aming kabataan, madalas kaming maligo ng aking mga kaibigan sa ilog. Hanggang sa dumating ang isang araw nang nalulunod ang isa sa aking kaibigan. Samantalang kalmado naman ang tubig at hindi naman lumalakas ang daloy nito. Isa pa sa aming ipinagtataka, marunong naman itong lumangoy. Pero bakit parang hinihila siyang papailalim? Walang lumalangoy para sa kluluhan ito. Kaya naman naglakas loob na akong lapitan siya sa gitna ng ilog. Paghawak ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na rin sa aking mga paa na mayroong humawak na dalawang kamay na hinihila akong pailalim. Imbis na siya ang matulungan ko, kabaliktara na ngayon ang nangyari. Nagmamadaling lumangoy ang aking kaibigan, papunta sa tabi ng ilog, habang ako naman ang nahihirapang lumangoy. Naiwan ako roong humihingi ng saklolo, at wala nang lumapit sa akin ni isa kong kaibigan. Hanggang sa wala na akong matandaan, magmula sa araw ding iyon. Kinuha umano ako ng aking mga magulang sa ilog, nang wala nang malay at wala na ring buhay. 2 umano akong nakaburol nang hindi na kinakailangang imbalsamuhin. At ang ikinagulat ng mga tao sa aming tahanan, muli akong nagising at tumayo sa aking kinahihigaan habang uhaw na uhaw. Hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa kanilang natungayan. Habang ang mga tao naman na nakikiburol, umaripas na ng takbo ang mga ito dahil na rin sa kanilang pagkamangha at nararamdamang takot. Madali akong kinuhanan ng aking inay ng tubig habang ang itay ko naman ay niyakap ako ng mahigpit. Isinalaysay ko sa kanila ang lahat ng mga nangyari sa akin sa 2 kong pagkawala, subalit hindi sila naniniwala roon dahil ayon pa sa mga sabi-sabi na hallucination ko lamang raw ang aking mga binabanggit dahil sa naranasan kong pagkalunod at maaaring naapektuhan lamang ang aking pag-iisip. Subalit malinaw sa akin na kinausap ako mismo ng mga anghel. 7 silang pumapaligid sa akin noon habang dinadala ako sa kalangitan na mayroong maliwanag na lugar at napakapayapa. Habang meron din akong nakikitang isang malaking pintuang ginto na may nagbabantay pang 2 anghel. Wika pa ng isa sa mga ito habang nakatayo lamang ako sa kanilang harapan. Hindi mo pa oras para pumasok sa malaking pintuang yan. May nakalaan ka pang misyon, kaya kinakailangan mong bumalik sa lupa. Kami mismo ang magbabantay sa iyo hanggang sa dumating ka sa hustong gulang. Ipapakita rin namin sa iyo ang impyerno upang malaman mo kung saan napupunta ang masasamang tao. Sa isang idlap, sa mapayapang lugar na yun, bigla kaming natungo sa isang mainit na lugar. May mga kaluluwang naghihiyawan habang nagmamakaawa ang mga ito at humihingi ng tulong. Pagmasdan mo ang kanilang pagtangis, ngunit uli na ang lahat. Maaari pa silang maisalba sa lugar na ito.
Subalit kinakailangan pang hintayin ang tamang oras ng paghukom. Kinakailangan muna nilang pagbayaran ng lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nagliliyab na lugar na ito, habang patuloy na nasusunog ang kanilang kaluluwa. Maaari ka nang bumalik sa iyong katawan at gampanan ang misyon na nakaatang para sa iyo. Ito ang tatandaan mo, na maraming tao ang hindi maniniwala sa iyong mga sasabihin, kahit na ang iyong mga magulang na pinagmulan. Pabayaan mo lamang sila upang hindi ka pag-isipang nababaliw. Matapos magsalita ng anghel, naramdaman ko na lamang na parabang nasa malita kong kinalalagyan. At sa pagmulat ng aking dalawang mata, nakita kong may salamin sa aking harapan. At nang pinilit kong tumayo, doon ko napagtantong nasa kabaong na pala ang aking katawan. At sa pagbukas ko naman ng aking kabaong, doon ko nasulyapan ang pagtakbo ng mga tao, habang bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Simula noon ay usap-usapan na kami sa aming lugar, kahit na noong araw ay hindi pa sibilisado sa aming barangay, na may mga naglalakihang mga puno at magkakahiwalay na tahanan. Hindi naman naniniwala ang ibang mga may bahay, maliban na lamang sa mga taong nakasaksi sa malapit sa amin sa aking muling pagkabuhay. Nagpapasalamat ang aking mga magulang, dahil hindi ako inimbalsamo sa kadaylanang malayo rin ang bayan para sa amin. At ang dati kong mga kaibigan noon, nilalayuan ako ng mga ito, na parabang may sakit na akong ketong. Lumipas ang mga araw na parang normal lang. Alam mo yung nanaghinip ka lamang sa iyong pagkakatulog. Ganon na ganon. At kahit na nga ako ay nagdududa na rin sa aking sarili noon. Akalain mo ba naman na kahit ang mga magulang ko, ayaw nilang maniwala kahit na anuman ang aking sabihin. At ang lagi lang nilang sinasabi sa akin, kapag nababanggit ko ang aking mga nakitang anghel, pati na rin ang langit at ang impyerno. Anak, matulog ka muna ha. Huwag mong pilitin ang iyong isipan kapag nag-aaral ka. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Baka naging epekto lang yan sa pagkakalunod mo. Pag-aalalang sambit ng inay. Walang naniwala sa akin ni isa, kahit na ang panganay kong kapatid na si Christina. Tama ang sinabi sa akin ng isang anghel, na walang maniniwala sa aking mga sasabihin. At kahit na nga medyo may kalayuan ang paaralan sa aming tahanan, inihahatid pa rin ako ng aking inay upang magsilbing gabay sa pag-aakalang nasisiraan ako ng isipan. Wika ko pa sa aking inay habang naglalakad kaming patungo sa paaralan. Inay, bakit po hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko? Totoo po ang lahat ng mga nabanggit ko. Bakit po ganun, Nay? Kahit ang mga kaibigan ko at si Itay, pati na rin ang nag-iisa kong kapatid na si Christina, ayaw rin pong maniwala sa akin. Tugon naman ang aking inay. Hayaan mo na sila, anak. Huwag mo nang ipagpilitan ang lahat ng yan. O sige na, naniniwala na ako sa'yo. At huwag mo nang sasabihin kahit na kanino pa yan, ha? Napilitan na lamang na maniwala ang inay, kahit na ba hindi tao sa kanyang puso at isipan, upang matigil lamang ako sa aking mga sinasabi. Pagdating sa aming paaralan, patuloy naman akong kinukutsa ng aking mga kamag-aral at ang dati kong mga kaibigan at mga kababata noon. Imbis na sila ang makaunawa sa akin, isa rin sila sa lumalayo sa loob ng aming paaralan at sinasabihan pa nila akong isang aswang. Dahil nga raw sa namatay na ako at muling nabuhay. Wala naman akong magawa noong kabataan ko kung di umiyak na lamang sa aking upuan na ang pakiramdam ay parabang nag-iisang namumuhay sa mundo. Hanggang sa dumating ako sa hustong gulang, kinalimutan ko na ang lahat ng mga nangyari.
Subalit habang nagigib ako ng tubig malapit sa aming tahanan, may isang balon doon na may malakas na bukal ng tubig. At habang kumukuha ako ng aming maiinom, may isang matandang lumapit sa akin at nagwika ng, "O pwede ba akong makainom, iho? Uhaw na ako. Malayo ang aking nilakbay bago makarating sa balon nito." Madali akong sumalok ng tubig at kagad namang ibinigay sa kanya. Sambit pa ng matanda matapos makainom. "Maraming salamat, iho. Ano nga ba ang pangalan mo?" "Mendoza ho ang pangalan ko, lo. Saan naman ho kayo nang galing at bakit parang naligaw lang kayo rito sa aming lugar? Sa kadahilan ng wala akong natatandang matandang tulad nyo." "Nanggaling pa ako sa langit, iho. Natatandaan mo ba nung ikay napahamak? Bata ka pa noon at ikaw ang bata ngaming nakausap sa langit at pito kaming anghel na gumabay sa iyo." "Natatandaan ko ho yun. Pero parang panaginip na lang sa akin ang mga nangyari. Hindi ko na rin mapaniwala ng sarili ko. Sa kadahilan ng wala namang naniniwala sa akin noon." "Ngayon ding araw na ito, magsisimula na ang iyong misyon at meron akong ibibigay sa iyo. Hawakan mo ang medalyo ng pitong arkanghel. Ipinagkakaloob namin sa iyo upang magamit mo sa nasabing misyon." Tugon ko naman sa mga sinabi ng matanda. Alo? Hindi ko naman ho alam kung paano gamitin ito. Nasaan na ho kayo? Bigla-bigla na lamang kayong nawawala sa aking harapan." Nawalang bigla ang matanda matapos kong mahawakan ang medalyo ng pitong arkanghel. "Saan na ba nagtungo ang matandang yun? Aanuhin ko naman ang bagay na ito. Palamuti lang sa aking katawan. Bigla-bigla na lamang sumusulpot rito tapos bigla-bigla ring mawawala. Hindi kaya naiinkanto lamang ako? Ay nako, madala na nga ang tubig na ito sa bahay namin." Habang isinasalin ko ang tubig sa aming banga, isiniksik ko lang sa dingding ng tahanan ang medalyo na ibinigay sa akin ng matanda. Sambit pa sa akin ang itay. "Napakasipag naman ang anak ko. Salamat sa Panginoon dahil pinagkalooban nila kami ng ganito kabuting anak." Sabay dampi ng kanyang kamay sa aking ulo. "Sa'yo lang ho ako nagmanatay. Siya nga ho pala, tay. May nagbigay ho sa akin ng isang bagay. Matandang lalaki. Kani-kanina lang ho doon mismo sa may balon. Isiningit ko lamang ho sa may dingding. At ang sabi pa nga sa akin ng matanda, isa raw ho siya sa mga anghel na tumulong sa akin noon." Tugon naman ang itay sa aking mga sinabi. "Anak naman, akala ko ba kinalimutan mo na ang lahat ng yan? At ang akala ko ay magaling ka na. Ay nako naman anak, huwag mo na nga isipin ang mga yan. Nasaan ba ang bagay na sinasabi mong ibinigay sa iyo ng matanda? Halika ho tay, nandito lang ho sa may dingding. Eto ho tay, hawakan mo. Ano ho ba ang ibig sabihin ng nakalathala sa bagay nito?" Tugon naman ang itay. "Wala rin akong ideya anak patungkol rito. Itapon mo na lang siguro yan anak. Mukhang wala namang silbi." "Ah sige ho. Itatapon ko na lamang ho ito sa may damuhan." "O siya, sige anak. Ikaw na ang bahala dyan. Asikasuhin lamang namin ang inay mo ang bukid." Matapos ay umalis na ang itay, hindi ko itinapon ang ibinigay sa akin ng matanda. Inilagay ko pa yun sa aking silid sa may gilid ng aming altar. Kinagabihan ay napakalakas ng ulan, sabayan pa ng kulog at kidlat na aming naririnig sa labas ng tahanan. Maya-maya pa, may mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Tumama sa aming bahay ang isang nagliliwanag na kidlat. Umugong ito na parabang napakalakas na kuryenteng dumadaloy sa aming tahanan. Habang patuloy pa rin nagliliwanag sa loob at labas ng aming bahay, nakakasilaw ang liwanag na yun. Subalit ni isa sa amin ay walang nasaktan.
Nasa 25 taong gulang na ako sa mga oras na yun. At wala na rin sa aming tahanan ng aking kapatid na si Christina sa kadahilan ng maaga itong nag-asawa. At ako na lamang ang naiwan sa aming mga magulang. Madali kong pinuntahan ang aking silid. Sa kadahilan ng doon ko nakikita ang pinagmumula ng liwanag. Nagawi ang aking paningin sa may altar. Doon ay nasipat ko ang bagay na ibinigay sa akin ng matanda. Tama ang aking hinala na ang pinagmumula ng liwanag ay ang bagay na iyon. Nakita ko roon ang isang mukhang napakaliwanag. Halos hindi ko nga ito matitigan habang nagsasalita sa akin ang "Kakailanganin mo yan. Damputin mo at huwag mo na itong aalisin sa iyong katawan upang maturuan ka namin kung paano ito gagamitin." Dahan-dahan kong dinampot ang medalyong nagliliwanag. At nang mahawakan ko na nga yun, biglang dumilim sa loob at labas ng aming tahanan na wala ang nagniningning na kulay puting liwanag na kanina'y bumabalot sa aming bahay. Maya-maya pa ay biglang dumating ang inay. "Anak, anong nangyari sa ating tahanan? At bakit nagniningning ng sobrang liwanag kanina? Dito yun ang gagaling sa iyong silid." Nay, hindi ko rin ho alam. Pero bigla na lang ho yung nawala. Minabuti ko na lamang na ilihim kay Nay at Itay dahil alam kong hindi rin sila maniniwala. At kahit na nga anong pilit kong ipaunawa sa kanila, sarado pa rin ang kanilang isipan patungkol rito. Kaya naman tila naging panaginip na lamang sa kanila ang mga nangyaring yun. Ako na mismo ang naglagay ng tali para sa medalyon upang madalas na lamang itong nakasuot sa aking leeg. At sa tuwing gabi na aking pagtulog, yun ang oras ng pakikipag-usap sa akin ng mga anghel. At napapansin kong nagkakaroon ako ng ibang katangian. Umihiwalay ang aking kaluluwa sa katawan. At kung saan ko manaising magpunta, madali akong nakakatungo roon sa pamamagitan ng kanilang gabay. Noong una ay nahihirapan ako at nakakaramdam ng matinding takot. Sa kadahilan ng kahit ang mga pumanaw na, nakakasalubungan ko sila na parabang normal na tao lamang. At may iba't ibang elemento rin akong nakikita. May mga mabubuti at mayroon ding masasama. Ipinaranas sa akin ang mga anghel iyon upang matutunan ko mano ang tinatawag na astral projection at hindi magkaroon ng sagabal sa aking mga misyon. Isang araw, napadaan ako sa dati kong mga kaibigan. Umiinom sila ng tuba sa ilalim ng punong mangga. Habang merong maliit na lamesa, gayon na rin ang upuan, nayari lamang sa binaak na kawayan. Sambit pa sa akin ang mga ito habang ako'y inaayang uminom. "Oy Mendoza, nagbago ka na talaga. Hindi ka na sumasama sa amin. Halika, tumagay ka muna rito. Sayang naman ang pagiging magkaibigan natin dati." "Salamat, Victor. Meron pa kasi akong gagawin sa bahay. Kaya pas muna siguro ako. Maraming salamat na lang sa paanyaya nyo." "Ano ka ba, Mendoza? Tumagay ka naman kahit isa lang. Napapahiya ako sa mga kasama ko rito." Pinagbigyan ko na lamang ang dati kong kaibigan upang umano'y hindi siya mapahiya. At habang tumatagay ako, nakalimutan kong itago ang aking medalyon na nakalabas sa aking damit. Sambit pa ni Victor nang, "Uy, ang ganda naman ito, Mendoza. Anong klaseng kwentas yan? Parang sinag ng araw. Mukhang kakaiba yan ah." "Ah, wala ito. Napulot ko lang sa daanan. O paano ba yan? Alis na ako at maraming salamat sa inyo." "Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo binibigay sa akin yung kwentas mo. Para naman tayong hindi naging magkaibigan." Sambit iyon ni Victor. Si Victor ang dating batang aking sinagip na naging kabaliktaran ang nangyari at ako mismo ang nalunod at nawala ng buhay. Tugon ko pa sa kanya nang,
Pinagbigyan na kita, Victor. Eto at tumagay na nga ako, diba? Pati ba naman itong kwintas ko? Pag-iinteresan mo pa. Mabilis na hinablot ni Victor ang aking kwintas. Subalit kakaiba ang nangyari sa kanya. Nanginig ang buong katawan nito na parabang na kuryente. Bumagsak ito sa lupa na nawala ng malay. Sambit pa ng isa sa kanyang mga kasama. Mendoza, anong ginawa mo sa kanya? Tugon ko naman sa kanyang pagtatanong. Kitang-kita niyo naman siguro na wala akong ginawa. Siya ang may ginawa sa akin. Inablot niya ang kwintas ko, pero hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pagbabayaran mo, Mendoza, kapag may nangyaring masama sa kaibigan namin. Sambit iyon ang may matipunong pangangatawan. Iniupo nila ang katawan ni Victor sa may gilid ng punong mangga. May bumulong sa aking isipan at may pinapasambit na mga salita. Ibulong ko raw umano iyon sa may puyo ni Victor at malakas kong iihip. Wika ko pa sa kanyang mga kasama. Tumabi nga muna kayo dyan. Kahit na anong paypay nyo, hindi ka agad babalik ang lakas ni Victor. Sinambit ko ang mga salita sa aking isipan at iniihip sa puyo ni Victor. Maya-maya lamang ay parang nagdahilan lamang ito. Subalit baka sa kanyang katawan ang pagtulo ng gabutil na pawis. Mendoza, siguro may ginagamit kang mahika sa kaibigan namin. Diba tinagurian ka naming aswang nung bata ka pa? Dahil patay ka na noon, tas muli ka pang nabuhay. Tama ba ang hinala namin noon ay isang aswang? Natawa lang ako sa kanilang harapan dahil sa sinambit ng isa sa kanilang mga kasama. Tugon ko pa sa kanya nang, di kung aswang ako, dapat matagal ko na kayong kinain noong mga bata pa lamang tayo. Dahil sa aking pagbibiro sa kanila, nakaramdam ng galit ang mga ito sa akin. Aba, Mendoza, sumusobra ka na! At nangakmang pagtutulungan ako ng mga ito. Napatras ako ng bagya at nagwika ng, napakainit naman ang ulo ninyo. Ang alak ay nilalagay sa tiyan at hindi sa ulo. Sige, subukan natin ang galing ninyo kung gusto nyong matulad kay Victor. Okay, mga kaiwaga. Abangan ang magandang part 2 ng kwentong ito. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli, mga kaiwaga, maraming salamat sa inyong laging pag-antabay dito sa Ang Hiwaga.